Mutot. Hindi lang kayang tumutunog, nagbabubbles yun. Ito nga yung sinasabi ko. Tingnan mo. Sino yung ano? Kagating ka, ma! Kagating ka! Kagating ka! Hindi yan. Oh, nawala na yung sabi mong bubbles. Ma, yan na. Ililim mo. Nawala na yung ano yun. Ay, ma. Tinanggal yung isang sipit. Tinanggal nga, natanggal. Natanggal ko na. Mama. Umano yung Jacob? Sira, umano ka talaga. Sorry. Time to go. Ayun na, binuksan ko na. Sorry, baby. Mamamatay na kayo. Wow ko nga to. Kumagalaw, harangin ko. Kaya ko baka sipitin ako bigla. Go on! Hindi pa buhay pa. Sarado mo, ma! Sarado mo! Diyan! Oh! Diba? Dalawa. Mamatangkad na ako. Ano matangkad? Tumatangkad na. Oo. Buksan mo kaya. Buksan mo. Ayun na. Ito. Sorry, mamatay na kayo. Ito malaki, gusto ko akin yun. Uy, sa akin yan. Sa akin yung sipit. Ma, sa akin ito. Ma, gusto ko yung sipit niyan. Ano na, nagalaw! Akin yung sipit niyan. Ano yun? Ma, akin yung sipit niyan, ha? Akin sipit nun. Akin yung sipit. Oo, sipit. Katulad niya nandiyan sa kamay mo. Yan, oh, sipit niyan, oo. Oh. So nga kasi, ang nagano sa akin eh. Mahilig ka daw sa crab eh. Mahilig, ayoko nga sa crab, kaya ka nga nagkaganyan. Ang ino! Sabi ng mga kaklase ko ka mo, mahilig daw na ko sa crab, kaya ganyan. Ay, naisip ko! Makuwento ko lang, since nabanggit ng anak ko na tungkol sa crab, no, kasi nung pinagbubuntis ko siya, ayaw na ayaw ko ng crab. Lagi kasi ulam namin ng gata na langka, tapos may crab and may hipon. Ang hipon lang lagi ko kinakain, yung crab hindi. Kaya siguro naging ganun din yung sa daliri niya. So habang inaantay natin maluto yung seafood, yung shell and yung crab, maghiwa ko ng bawang sibuyas. Kayo na bahala kung gaano karami kasi kung gaano rin kadami yung inyong iluluto. Yung ibang clip ng video pala is hindi ko na tinanggal yung mismong boses namin para marinig nyo din kasi nakakatuwa lang yung mga bata. Siyempre natutuwa din ako kapag naluluto yung mga buhay tulad nun yung crab. Natutuwa yung mga bata, yung mga reaction nila na kakakatuwa. Kakainin ko na yan, yun ah. Ay, no, matingan mo, may meat oh. Meat ba yan? Uy, may mini meat dyan! Kailan pa na naman. Yan oh. Meat ba yan, mahin oh. Ang hirap pala i-drain nito, no? Isang kamay ko kasi hawak yung cellphone. Yung isang kamay, yan yung kawali na mabigat kasi may laman. And may hugasan pa sa lababo. After kasi na magluto, pinahugas ko na sa anak ko yan kasi syempre din ako pwede maghawak ng tubig. So ayan, luto na yung crab. Hiwain na natin siya sa gitna para yung loob niya lumasa dun sa iluluto natin mamaya pag ginisa siya. Nakakatuwa yung crab kasi talaga siyang malaman and meron siyang yung di ko alam kung anong tawag dyan, yung madilaw, itlog ba yan? May tawag sila dyan yung nakaka-high blood daw. So hindi nag-joke si kuya na nagbenta na maganda yung crab na nabili ko, hindi na daw ko lugi. May kwento ko lang din pala. Nung araw na yan, nag-iisip talaga ako kung anong uulamin namin. Iniisip ko pa nga sana pumunta sa palengke. Then tumambay ako doon sa may labas, malapit sa gate namin. May napadaan doon na dalawang lalaki, isang bata, isang matanda. Hindi naman matanda, basta yung adult lang siya. Then nakita ko may iyan nga yung crab, gumagalaw buhay. So sabi ko, tinanong ko kung magkano. Then yung ano din halaan, tinanong ko kung magkano. Sabi niya, gantong presyo, kunin mo na, last na siya, bilhin mo na siya ng gantong presyo. So medyo mababa na yung pagkabili ko, pero maganda pa rin naman pala siya. Yung mismong laman niya. Nakakatuwa.
So ayan, igigisa na natin dito yung bawang, sibuyas, then yung butter. Noong una, unti lang nilagay kong butter. Tapos nung sumunod, feeling ko konti lang yung butter. Naganap ulit ako ng butter sa ref. Yung pang-baking ko na lang yung natira, yun yung ginamit ko. Then nilagyan ko siya ng paminta, asukal, paprika. Tapos may konting bagoong na hindi ko na siya nabidyoan kasi late ko na naisip na lagyan na lang siya ng konting bagong pampalasa. Bagoong alamang pala kinamit ko, hindi bagoong isda. Baka mami ilagay niyo bagoong isda, ewan ko lang paano maging lasa niya. Yung mga pampalasa pala niyan is tinantya-tantya ko lang din kasi madalas ganoon naman talaga ginagawa ko pag nagluluto, tantya-tantya lang. So tantyahin niyo na lang din. Pero yung asukal, ginawa ko siya 2 tablespoon para medyo matamis kasi wala tayong Sprite na ginamit. After nga nung maluto ng bawang, sibuyas, and yung sa pampalasa, and yung asukal, medyo nalusaw na siya sa pagkakaluto. Ay nilagyan ko rin pa pala siya ng oyster sauce. After nyan, maluto, mag-isa ko maayos, nilagay ko na yung crab na mga hiniwa ko. Then sinunod ko na yung shell para manuot dun sa shell and crab yung timpla na ginisa. So after nga maluto, tinikmang ko yung mismong ano niya, sarsa. Pero bawal kasi sa akin, so konti lang. Ang ginawa ko, pinatikim ko siya sa partner ko and sa mama ko, pero may naisip akong kalokohan. Yung sarsa niya, pinatikim ko, tapos nilagyan ko siya ng sukang paumbong. Tingnan nyo na lang mamaya sa video, makikita nyo naman. Tingnan nyo na lang din yung reaction nila. So ayan, hinalo-halo ko siya para manood sa loob yung sarsa. Then habang hinahalo ko siya, pinatikim ko siya sa panganay ko kung okay na yung timpla. Nagulat siya kasi mainit pa. Hindi pala niya masyado naihipan pa ng maayos. Hindi pa malamig. So ayan na nga yung anak ko. Hinugasan niya na yung mga hugasan. Sabi ko hugasan niya na since bawal nga ako maghawak ng tubig. Kumabasa kasi nagluluto na ako. So ito na yung kalokohan ko, ipapasok na natin sa video in 1, 2, 3. Masarap pa. Masarap agad ah, wala pa. Parang may gumay ba atin? So ito naman yung para kay mama, pero tingnan nyo na lang kung nag-react ba siya o hindi. Dito papatikman kay lola mo. Sabaw. Bilisan mo, Jacob, buksan mo. Paano ko mabubuksan? Lola, tikman mo daw sabaw. Sabaw. Ano po? Seafood. Wala, joke lang yan. Tara guys, kain na tayo. Bubuksan pa na natin yung ano dyan, sukang paumbong. Yan ang yung gagamitin natin sa usawan habang kumakain. Masarap kasi ng sa usawan na yan sa laman ng crab. Katabi ko pala dyan kumain yung bunso kong anak. Kasi yung dalawa nanonood ay nagsiselfone yung papa nila nasa loob pa ng kwarto. Tinatawag ko na para kumain sa labas sa kusina. Gusto niya din daw makita sa camera, so ginalaw ko yung camera. Hope you like this video. Thanks for watching. Bye!